Ben? Sabina, ano nang ginagawa mo? Wala. Medyo nag-aayos lang ako ng gamit ko. Nag-aayos ka ng gamit? Huwag mong sabihin naalis ka na naman. Hindi, sira. Namimili lang ako ng mga gamit na pwede kong ibenta pa. Alam mo na, para meron akong pambili ng gamit ko sa trabaho. Ay! Sabina. Ko, ang daming tao sa palengke. Grabe. Nga pala dun sa mga pinamili ko. 1,000 yung share mo doon, ha? Mamaya ako bibigay sa'yo yung resibo. Tapos mamaya tuturuan na kita magluto. Ha? Sige, Onay Tansing. Salamat po, ha. Okay. Pero pwede ko po bang bukas na ibigay sa inyo yung 1,000? Okay naman. Sige, bukas mo na lang ibigay. Sige, ayusin ko yung pinamili ko, ha? Sige, ho. Sunod po ako. Tutunuan ko na kayo. Obet? Oh, Sabina, nandito pa ako. Ano na ngayong pinag-usapan natin? Ayun. Bibenta ulit ako ng gamit. Uy, baka naman meron kang pwedeng mabentahan natin dyan. Sabina, huwag mo nang galawin yung gamit mo. Baka wala ka nang masuot yan, tsaka magamit. Pero kailangan ko ng pera, Obet. Bibili pa ako ng mga gamit. Hindi ko nga alam kung aabot pa yung pera ko nitong buwan na to, eh. Basta ako na bahala sa'yo, ha? Ikaw ang bahala. Hindi ka pa nga nagsisimula sa bago mong trabaho, di ba? Basta iligpit mo na yung gamit mo. Ako na bahala sa'yo. Sige, sige. Joseph? Oh, where? Bakit? Pwede bang makahingi ng pabor? Oo naman. Ano yun? Walang-wala na kasi ako, eh. Ilang linggo na rin ako walang trabaho. Pwede bang makairam ng 5,000? 5,000? Parang ang laki naman yata ng kuya. Saan mo ba gagamitin yun? Sa... Alam mo naman, sa pamasahe, eh. Gamit pang interview. Kailangan ko lang talaga ngayon, eh. Babayaran ko rin naman pag nagkatrabaho na ako. Ang laki kasi talaga ng 5,000, eh. Sige. Ayos lang. Kung wala ka mabibigay, pasensya na sa istorbo, ah. Dahil lang, kuya. Siya na, bariya siya, pero... Emily po yan. Salamat, Tula. Maasahan talaga kita. Kaya mo, isoli ko rin ito agad. No problema. Basta ikaw, kuya. Salamat, ha. Pala, kuya. May balita ka ba kay Sabina? Bakit? Di ba hinap siya ng mga magulang niya? Hindi ba siya nagpaparamdam sa'yo? Hindi. Ano kaya nangyari dun? Di ka ba nag-aalala sa kanya? Eh, kilala ko naman yun, eh. Kaya naman yung sarili niya, eh. Siguro, pagka handa niya, magpaparamdam na din yun. Salamat, ha. Naawa lang sa mga magulang niya. Kasi laki na nga ng problema sa kumpanya. Pati siya, iniisip pa nila.